Welcome back mga kaibon. Ang video natin ngayong araw is pag-uusapan natin kung paano mag-umpisa sa pag-aalaga ng ibon. And then kung magkano ba yung mga gagastusin natin at kung ano yung mga kailangan natin sa pag-uumpisa. So sasabihin ko rin sa inyo yung mga presyo ng ibon, presyo ng mga cage. So kung gusto nyo magkaroon ng idea mga kaibon kung paano mag-umpisa ng pag-aalaga ng mga ibon, so samahan nyo ako ngayong araw. Tara! So ayun, welcome back sa ating channel mga kaibon. So pag-usapan nga natin ngayong video is kung paano mag-umpisa sa pag-aalaga ng mga ibon. And then kung magkano ba yung gagastusin natin sa mga cage, sa mga ibon. So pag-uusapan natin ngayon yan mga kaibon. Unang-una mga kaibon, syempre kailangan yung pag-aalaga ng ibon is kailangan is gusto nyo talaga or hobby nyo mga kaibon. So mas maganda kasi kung talagang hobby nyo yung pag-aalaga ng ibon or mahilig talaga kayong mag-alaga ng mga hayop. So mas mag-i-enjoy kayo sa gagawin nyo, hindi kayo magsasawa mga kaibon kasi hindi naman ganun kabilis mag-alaga ng mga paibon. Hindi naman sila ganun kabilis mangitlog. So kailangan talaga ng tiyaga. And then yung pag-aalaga talaga sa mga ibon natin mga kaibon. And then importante din mga kaibon is yung pepestuhan ng mga ibon natin. So mas maganda yung pesto natin is malilim. So hindi siya tapat sa araw para hindi masyadong mainitan yung mga ibon natin. So prone nga sa heat stroke yung mga alaga nating ibon. Lalong-lalo na pagka summer, syempre mainit yung panahon. So kailangan mas maganda yung kulungan nyo or yung pepestuhan nyo is nasa lilim mga kaibon. And then hindi sila mauulanan at hindi mababasa kasi nga pag nabasa yung mga ibon natin is magkakasakit sila, no? So kailangan nasa safe sila na lugar and then yung may pumapasok na hangin dun sa kanilang pepestuhan mga kaibon. And then sa cage naman mga kaibon, so pag-usapan din natin yung presyo ng mga cage natin. So pagka nag-umpisa ka ng pag-aalaga ng ibon, bali magde-decide ka mga kaibon, depende sa pwesto mo, no? So depende yan sa pwesto mo and then depende rin sa budget mo. So bago pala ako magbanggit ng mga presyo mga kaibon, so yung mga babanggitin ko pong presyo is yung alam ko lang. So hindi ko sinasabi na ganyan talaga yung presyo ng kulungan or yung ibon. So depende pa rin po sa lugar nyo and then depende rin pa rin sa nagbebenta. So yung sasabihin ko lang price is yung alam ko and then yung mga nabili ko na ng mga ibon or mga cage. So yun lang po sasabihin ko, parang idea lang sa inyo kung mga magkano yung gagastusin nyo, no, mga kaibon. Hindi ko naman sinasabi na totally yun talaga yung price. So ayan, balik tayo dito sa double cage. So bali ang double cage natin mga kaibon, ang presyuhan nito is nasa 700 to 750. So depende pa rin yun sa pwesto nyo or sa pagbibilhan. And then yung nest box naman natin, so yung mga nest box natin is nag-i-start yan sa 150 hanggang 250 hanggang 300 sa malalaki. And then depende rin kasi sa cage kung yung drawer type or aircon type, depende rin sa mabibili nyong box. So kung gusto nyong gumamit ng double cage, sa magagastos nyo dyan is 750 yung cage plus 150, siyempre dalawa yan yung nest box natin, dalawa. So 300 plus 750 is 1,050. Bali sa 1,050 mo is meron ka ng dalawang cage, no? Bali dalawang cage na siya kasi nga double cage to, may divider siya sa loob. Ayan, may divider siya sa loob. So pwedeng-pwede ka na maglagay dyan ng dalawang pares na ibon. So pwede rin naman na kung malaki naman yung pwesto mo and then gusto mo naman gawin mo lang siyang single cage, pwedeng-pwede naman. So ako kasi hindi naman ganun kalaki yung space ko, kaya ganyan ang ginagawa ko, double cage. So at least dalawang pares na yung kakasya dyan. So bali pagka ganyan, 1,050 mga kaibon, meron na kayong cage at dalawang nest box. And then meron din tayo single cage. So kung gusto nyo na single cage, mas okay din naman pagka gantong single cage, mas maganda tignan kasi pare-parehas yung cage. So maganda siya tignan sa ibonan, no mga kaibon. Pero depende pa rin sa budget nyo mga kaibon. So bali ang start ng price nito mga kaibon is nasa 600 to 650 yung cage. And then yung ganun din sa nest box natin, start siya ng 150 to 300. So pagka ganito kasing medyo malaki yung nest box, nasa 250 kasi yung gantong nest box. Bali kung single cage ang gusto mong gamitin mga kaibon, bali yung cage natin is 650 plus yung nest box natin is 250. So nasa 900 lang yung magagastos mo dito sa cage na to mga kaibon, kasama na yung nest box.
Kaso nga lang, isang pair lang yung may ilalagay mo dito. Sa 900 mo is isang pair lang, mga kaibon, kasi single cage lang to, no? Pero standard cage to, mga kaibon, para sa mga ibon natin. So, hindi siya ganun kaluwang, hindi rin siya ganun kasikip. So, yung mga perch naman, madali naman, kahit gumawa lang kayo ng mga tungtungan ng mga ibon natin. So, kahit hindi na natin bilhin yung mga perch, kahit yung mga sanga lang na mga puno, mga kaibon, pwedeng-pwede naman yun sa mga ibon natin. So, ayun, bali 900 ang magagastos nyo pagka gantong single cage, mga kaibon. Pero isang pair lang na ibon na may lalagay nyo. So, ayun, punta naman tayo, mga kaibon, sa presyo ng mga ibon natin. So, nasa sa atin naman kung gusto natin mag-umpisa sa low mute. So, may tinatawag kasi tayong low mute, and then yung mga high mute natin is yung mga opaline, yung mga matataas na na-mutation. So, magkano ba natin mabibili ang isang pares na ibon? So, kung yung mga low mute lang, mga kaibon, nag-uumpisa yan sa 1,000 to 1,500, mga kaibon, isang pares na yon. So, depende pa rin sa ibon. So, minsan kasi yung mga ibon natin na nabibili, kahit na low mute lang na sinasabi, minsan meron siyang magandang karga, mga ibon, gaya ng mga parblu, and then yung mga U-wing. So, yung mga parblu tsaka U-wing, hindi naman sila totally low mute, mga kaibon. So, maganda-ganda ng pangsimula yon. So, yung mga low mute talaga, is yung simpleng kulay lang, yung mga green fisher, blue pied, blue, yung mga wala siyang karga na U-wing or walang karga na parblu. So, yun talaga yung mga low mute na mga ibon. So, pagka yung may mga karga na siya na parblu and then may kargang U-wing, so, medyo okay na yun pang umpisa, mga kaibon. Bali, nag-start yung price nila sa 1,000 to 1,500. So, pair na yun, no? Pares na yun, mga kaibon. So, pwede rin umabot siya ng 2,000. Depende na lang kung breeder talaga or maganda yung ibon, mga kaibon. Bali, depende pa rin yan sa nagbibenta, mga kaibon. Siyempre, estimated lang yung sinasabi kong price sa inyo. Pero nasa mga nagbibenta pa rin yan at sa mga breeder kung magkano nila i-out sa mga ibon nila. Then next naman tayo sa mga high mute, sa mga opaline, mga kaibon. So may mga nagtatanong din sa akin, mga nag-PPM, kung magkano daw yung opaline, magkano daw yung presyo ng mga opaline. So, medyo mataas nga yung presyo ng mga opaline, no, mga kaibon, lalo-lalo na pagka-breeder na or matured na, ready to breed. So, medyo may presyuhan din yung mga opaline. Kaya nga, mga high mute na yun, mga kaibon, no. So, bali, nag-start ng price ng mga opaline natin is nasa 1,500 hanggang 4,000, mga kaibon. So, bali, sa akin lang yung price na yun, mga kaibon, estimated ko lang yun kasi nga, nag-start yung presyo ng mga ibon natin, lalo na pagka young bird. So, mga pagka mga young bird, mga kaibon, ina-out nila yan nasa 1,500 yung mga hen natin, basta hen. So, or ungendered, mga kaibon, pagka ungendered, yung hindi pa alam yung gender. So, minsan may mga nag-out na 1,500 or hanggang 2,000 pagka mga young bird, mga kaibon. Pagka naman matured na yung ibon or ready to breed na, so minsan nasa 2,000 na yung pinakamababa sa hen, no, mga kaibon. Kasi mas mahal kasi yung cock, mga kaibon, kesa sa hen natin, no. Kasi pagka pinaris mo yung cock natin sa normal na ibon, maglalabas din siya ng opaline kahit na normal lang yung hen natin. Kaya mas maganda yung opaline natin na cock, kaya mas mahal siya, mga kaibon, kesa sa hen. Kaya minsan yung mga cock natin umaabot ng 2,000 hanggang 3,000, 4,000, depende sa karga ng ibon, and then depende sa mutation, mga kaibon, no. So bali, tandaan nyo, mga kaibon, yung 1,500 to 4,000 natin is isang ibon lang yon, no, mga kaibon. So hindi pa yun fair, hindi katulad ng mga low mute natin, nakakabili tayo ng 1,500 pares na, 2,000 pares na. So sa mga opaline natin is pinakamababa na po yung 1,500, and then isang piraso lang yon, no, mga kaibon, isang ibon lang yon. So pagka yung gusto mo ng pair, mga kaibon, pagka pair opaline naman, so minsan makakabili ka ng 3,000, pinakamura na yung 3,000 siguro, mga kaibon, na mabibili mo na back to back opa. And then minsan umaabot siya ng 5,000, mga kaibon, or 6,000 pagka pair opaline. Ang pinakamababang presyo niyan is 3,000 hanggang 6,000, mga kaibon. Depende pa rin sa mutation ng ibon. So, minsan siguro makakabili kayo ng medyo mura pagkakilala nyo yung nag-aalaga ng ibon or yung breeder. So, medyo bibigay niya lang ng mura sa inyo. Kadalasan na presyo ng back-to-back opa is 3,500 hanggang 4,000, mga kaibon.
Oh, kailangan pagka nag-start kayo, talagang may budget din kayo, mga kaibon. Lalong-lalo na kung gusto nyo mag-umpisa sa Opaline, kasi nga medyo may kamahalan yung mga Opaline. So, kung bibili ka ng dalawang pares, kunwari may double cage ka, so sa ibon pa lang, gagastos ka na ng 3,500, 7,000 na yon, mga kaibon, sa dalawang pares. Plus yung double cage mo ng 1,050, so nasa 8,000, 8,000 plus 8,050, so dalawang pair pa lang na ibon yon. Pero magandang klase na ibon na yon, mga Opaline na yon, back-to-back Opa na yon, mga kaibon. So, nasa sa inyo naman kung gusto nyo mag-umpisa sa mababa, mga kaibon, or sa mataas agad. And then, pagka mag-start na kayo, mga kaibon, kailangan is babantayin nyo yung mga ibon nyo, and then kailangan nagre-research din kayo. So, tingin-tingin kayo sa YouTube kung anong kailangan gawin, kung anong kailangan ipainom, anong kailangan ibigay na vitamins. So, mag-research din kayo para hindi mapabayaan yung mga ibon nyo, lalo-lalo na kung baguhan talaga kayo sa pag-aalaga ng ibon. So, kailangan mag-research talaga kayo, mga kaibon. So, ayun, mga kaibon, bali hindi ko na masyadong papahabain yung video natin. So, sana may nalaman kayo or may nakakuha kayo ng tip sa price ng mga ibon natin, sa price ng mga cage. So, kahit papano siguro may nalaman kayo, mga kaibon. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. Huwag nyo kalilimutan mag-like, share, and subscribe. And then, i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breeding sa inyo, mga kaibon. And ingat!